may mga proposals, di ba? Yes! Seriously, may mga natatanggap na indecent proposals. And meron din kaming mga nare-receive sa spam na mga, basta ang babastos! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hey moms, welcome back to our channel, Freakin' Jerk! Our vlog for tonight is... Wala, kwentuhan lang ulit. Wow! And pass muna kami sa mga challenge at pranks. So, magseryoso muna tayo at magbigay ng konting aral. Wow! Okay, bye! Ang topic natin for this vlog is how we handle usual couple issues. Wow! Ayoko sa issue? Tanggapin na natin. Na no. Nagkakaroon talaga ng issue, di ba? Lalo na sa relationship. Yun nga, yung gusto kong sabihin na normal naman yung mga issue sa relasyon. Walang perfect relationship. So, marami yes. talagang issue pumapalibot dito. Nag-isip kami ng mga usual issues na nararanasan ng isang couple, ng mga couples, at sa i-relate namin sa amin kung paano namin siya nare-resolve, tapos ano yung mga ginagawa namin para mas malampasan namin yung mga stress sa buhay. Wow! Dahil ang stress sa buhay laging andyan. Yes. Lalo na sa relasyon. Naka-stress, no? Lalo na kung ang usapan ay pera. Financial problems. Yes. Oh my God, sobrang bigat ng problema na yan sa relasyon. Pag... Yes, ito yung stress na parang... Ayun ba? Yun nga! Na-stress mo. Usapang pera. Pero ako, wait, to be honest, yun yung issue na ayokong pinag-aawayan namin ni mahal. Yes, kasi yun yung issue yung kaya mong gawa ng paraan anytime, di ba? Pero hindi mo rin kasi may iwasan yung... Kasi minsan makakagalaw lang kayo dahil may pera eh. So ang hirap din yung... Lalo na kami ni Mal, gasto namin lahat, di na kami humihingi sa parents namin at nagbibigay pa kami. So, mahirap din minsan mag-budget. So, kailangan talaga naming magtiis. Maalala ko may time na yung una namin dito sa Manila, tapos naghahanap na kami ng work. Kahit sabihin mong, ano yan, mahirap pa rin talaga maghanap ng first, anong ng work, di ba? Hindi naman lahat dumadating sa'yo yung work. Minsan mailap talaga. So, may time nun na hirap kami ni Mal kasi nahihiya na rin kaming humingi. Manghingi. Kasi ilang may buwan na nagwo-work na siya tapos ako hindi pa rin natatanggap. Mga ganon. Parang so, ngayon. Stress ka, di ba? Stress ako ngayon kasi di ba, saan na ako kukuha ng pang-araw-araw ko? Eh, wala na akong trabaho. Pero nagpre-pray pa rin ako kay Lord na yes. sana matanggap na ako kasi may mga ina-applyan naman. So yun, ang paano namin hinaharap ang pera, wala, hindi magtipid. Wow! At hindi dapat maging dahilan yung pera para mag-away at maghiwalay. Pero let's admit na meron din talaga issues sa relasyon pagdating sa financial. Yes. Which is mariresolve nyo lang yan just by being honest with each other. Kasi kami ni Mahal, may budget kami sa lahat ng bagay and it's equal talaga. Depende na lang kung merong generous sa amin na biglang, ay, sige, bili ako ng ganito, libre ko. Mga ganon. Mas madalas siya. Pero yung budget, dun minsan pumapasok na, ah, ba't parang sobra, mga ganon. Parang minsan nagtitrigger yun ng away ng pag-o-audit. Ay, yung parang, ba't ang bilis maubos? Oo, ay, ganito yung budget natin. My God. Kaya ngayon, ayun, no, nakalista. lahat. Ngayon, lahat ng nagagastos namin is nakalista lahat. So, siguro isa yun sa solution for couples out there na nagkakaroon hindi ng naman nililista dahil walang trust. Nililista para nakikita namin kung ano yung gasto namin. Oo, nakikita namin kung ilan na lang yung tira sa budget namin yes. for the week, mga ganun. Yun. So, magandang idea yun for couples. Dapat meron kayong listahan. Not because you don't trust each other, but because gusto nyong malimit yung gagastuhin. Diba? So, next issue sa relasyon is yung sawa. Minsan talaga may point na... Ang laking point? Minsan talaga may point na... Siyempre yung ano talaga, yun sa aming relasyon talaga, yung routinal, yung nangyayari, di ba? Yung parang
Ay, ang boring. Gati na naman ang mangyayari. Gigising na naman, tapos same na naman yung gagawin mo. Ano, kakain na naman, ano na naman kakainin, magluluto, maghuhugas na naman. Yung mga ganon, routine talaga everyday, lalo na't magkasama kaming dalawa. Oh, yung every, titingin ka, ay, siya na naman. So may ganon ka palang feeling? Never akong nagganon sa'yo ah. Lapag ako nga, ay, ang pogi. Ay, po. Ganon pa ako sa'yo ah, tapos ikaw ganyan? Charot. Hindi, totoo, may ganun talagang feeling na wala na, o yung wala kang ibang makitang tao, lalo na ngayong nagka-quarantine, mas lalong nakaka-trigger yung sawa. Yes. Pero hindi pa naman ako nagsasawa. Nagsawa ko, umamin ka na dati. Dati, Poch. Dati, o tignan mo anong nangyari. Strong na tayo. Yun, ang payo lang namin, kung may nararamdaman kayong sawa, edi i-divert nyo yung feeling nyo sa iba, pero wag maghanap ng iba. Actually, ang laking tulong din sa amin nitong pagva-vlog namin kasi nagkaroon kami ng ano, ibang libangan. Wow! Gusto namin i-prank yung isa, gusto namin mag-challenge. Ayun, at least masaya kami, nakakatawa kami ng malakas. Talaga ba? Parang ako lang naman ang nakakatawa ng malakas. Paano yung tawa mong malakas? Ang taas masyado. Okay. So, ganun, maganda na namang idea yun for couples na nakakaramdam ng sawa, which is normal talaga. Mag-divert kayo or, ng ibang yes, ano, gagawin. And kung nagsasawa, okay lang na, o di mag-ano muna kayo, magtampuhan konti. Mm-hmm. Para ma-miss ulit. May anghang, ganyan. Paano yung anghang? So, ganyan lang. Minsan may sawa, pero madalas asawa. Wow! Ay, ang galing! Ang galing! So, next issue is time. Which is very... Sige, anong tuloy mo yan? English, which is isa talaga sa reason ng mga usual breakup ng mga couple. Wala kang time sa akin! Yung mga ganun. Thankful tayo kasi hindi natin siya nararamdaman yes, ngayon. At magkasama tayo lalo na ngayong quarantine kasi ang daming magjojowa ngayon na nagkakahiwalay. I mean, magkahiwalay kasi dala ng COVID, hindi sila makapag-meet kasi walang masakyan, malayo. So, puro LDR. So, ang hirap. Pumot ang ubo ng ubo naman to. Narinig niyo po ba yung umuubo? Sorry ah. Saan na ako? Nalito na ako. Saan na ako? Yung dahil sa COVID. Oh, yun. So, nafe-feel namin yung hirap ng LDR. Kasi sa amin ni Mal, magkasama kami everyday eh. So, minsan gusto rin naming LDR. Kung pwede lang, di ba? Sabi ko nga kay Mal, next na away namin, uuwi na ako ng probinsya. Para LDR muna, ganun. Sige, bahala ka. Akala ko sasama ka. Ay, so LDR? Akala ko LDR. LDR. Pero to be honest naman, naging issue din talaga namin ni Mahal yung time, lalo na nung college kami, nung nag-aaral. Yes. Kasi nga, ako, I'm the pabebe one dati na usual ko ng script sa kanya pag magte-text ako, wala ka na namang time sa akin. Ganon. Usual na pabebe lines yan. Ba't ba ang dami yung pabebe? Wow. Aminin nyo, girls. Wow, girls. Gays. Girls and gays yes, out there, linya nyo na yung wala kang time sa akin. Yung pag iniisip ko na lang, ako na mismo yung naiirita sa sarili ko. Yes. Pero, yan, pero mahalagang i-consider niyo talalaga yung time. Biro-biroan lang, pero napaka-importante ng oras. Maglaan kayo ng oras sa isa't isa. Importante yung time na kailangan niyo yung oras para mag-open, kailangan niyo yung mag-share ng nararamdaman. Mag-share ng saya, ng lungkot. So, kailangan niyo ng time para kayo mag-usap at iyon, ma-share nyo yung mga mahalaga at importanteng bagay sa inyong buhay. Kasi when there's time, there is communication. And if there is communication, there is love. And if there is love, there is forever. And then there's forever. Nabulol ako. Next topic is, eto, marami nito. Ano yan? Pride. Sabi ko na, kaya alam na alam mo eh. I know, kasi it's Pride Month. Pride. Yung isa, hindi marunong magpakumbaba. At oops, wait, you're talking to yourself. I'm directly talking to you. Oh my God. Sorry. Okay, so let's speak in English.
Yeah, you are too pride. Ang pride, minsan nakakasira talaga ng relasyon yan. Lalo na. Sige, mas ma-pride ka po. Ang pride nakakasira ng relasyon, lalo na kung ipinukpok yan sa ulo mo. Ano pa yan? Paano sila matututo? Bakit? Paano mo itutok-putok-tok sa ulo? Bareta. Uy! Huwag ka mag-ganoon. Ang pride, isa yan sa nakakasira ng relasyon. Ang pride, isa yan sa nakakasira ng relasyon eh. Diba? Ting! Magpakumbaba ka ate. Huwag kang puro pride. Hindi naman masama, hindi naman kababaan sa sarili na mag-sorry. Diba? Sorry. So kung ako, kung may nagagawa akong kasalanan, alam niya yon. Kung may nagagawa akong kasalanan, nagsosorry ako agad. Ay, parang hindi naman agad. Huwag ka magmalinis sa vlog, hindi agad. Okay. Ayoko, palitan mo. Wait, nagsasorry ako, hindi man agad. Pero nagsasorry, di ba? Yun, at least yun tama. Pero minsan ang pride nakakatuwa. Bakit? Di ba, doon mo maano yung sweetness ng isa, di ba? Yung habulin ka, sorry na. Kahit kasalanan mo. True. Ano ba, pwede ka na... Okay, nashishare na din naman natin siya sa mga previous vlogs natin na sa ating dalawa, ikaw yung mas mapagkumbaba, which is isa ngayon sa natutunan ko sa'yo, diba? O ganyan, ganyang baba, at saka ganitong baba. Ay, wow. Payo na lang natin is huwag masyadong ma-pride. Okay lang maging pride kasi normal lang yan. Minsan yung ego mo kasi ayaw mong nada-down, kasi yun. So yung isa, mag-adjust na rin yung isa, ganyan. So siguro perfect couple lang talaga kami na sa aming dalawa may ma-pride, meron ding isang... Ma-surf. Ma-willing lagi nagpapakumbaba. Pero kung sana lahat tayo is marunong magpakumbaba, this world yes. Will be a better place to live in. Wow. So... Lalo na sa mga nagli-live-in. Ay, talino mo din. Hindi ko so, sorry kung may managawa man ako salan. Sorry din kung may nagawa ako. Sorry guys, kasi ang next topic namin ay malalande. Bakit? Sa relasyon may malande? Wala ba? Parang pag-check ko sa messenger mo, ang dami. Wow, you are talking to yourself. Ay, sus marami naglalande sa akin? Yes. Ha? Sa'yo? Kasi nga, ikaw din nag-chat nung sa akin. Uy, hindi yan totoo. Charot lang. Isa din to sa usual na reason ng breakup ng mga couples, whether straight or gay couples, yes. Usual ng reason ng breakup ang mga nanlalande and naninira ng relasyon. So kung alam nyo ng taken, huwag nyo nang hatakin. Wow! Ting! Ting! At kung alam mo namang nasa relasyon ka, at kung alam mo namang nasa relasyon ka, huwag ka nang mag-entertain. True. Isa yan. So parang pinagsasabi mo talaga ako. Isa yan din sa rule namin ni Mahal na kasi delikado talagang mga friendly conversations eh. Yes. Kami pa naman kahit hindi namin kakilala. Pwede na kaming makipagkwentuhan, ganyan-ganyan eh, di ba? Kasi masayahin kaming tao. Chine-check namin kung ano ba talaga yung target nitong kachat namin, kung supporter lang ba siya or meron siyang ibang agenda, yes. Ganun. Kasi, let's face it, meron din talaga yung mga supporter na sobrang... May mga proposals, di ba? Yes! Seriously, may mga natatanggap na indecent proposals and meron din kaming mga nare-receive sa spam na mga, basta ang babastos! Basta ang dami. Nakakairita. Minsan gusto kong i-open na hindi mo alam. Ako nga gusto kong i-screenshot tas i-post eh para lang maano yung pangalan niya kasi, what? Alam mong nagbablog kami as a couple tapos ganyan yung chinachat mo sa kanya, ganun. Pero okay, we're taking the higher road. Wow. Highway ka din. So yun lang guys sa mga napili naming usual issues na na-encounter ng mga couple. So kung gusto nyo at kung nag-enjoy kayo ay pwede kayong magsabi ng mga issues na pwede naming pagkwentuhan at bigyan ng mga kwento. Ay, ano daw? Comment down below kung meron pa kayong naiisip na mga stress sa relationships at gagawan natin yan ng vlog. Wow! Para may stress lalo kami. Ang saya niya, no?
Yun lang, mahal, sana meron kayong natutunan, kasi kami mismo habang ngayong nag-uusap-usap lang kaming ganito, meron na naman kami natututunan. Oo. Thank you guys for watching, and kung bago kayo sa aming channel, make sure to subscribe and hit that notification button para ma-notify kayo agad-agad kung meron kaming bagong video. Gusto mo pa kasing sumingit, hindi mo naman memorize yung linya ko. This has been Freak Ferric and Jerk Prianzo. Bye, Miles!